Madonna mo yung Biblia, makita sa Kaduang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17, hanggang sa 18. Ikaduang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17, hanggang sa 18. Kung nakita na, magsundan lang ninyo sa inyong mga mata, kapuang magbasa. Apat ka mo, mga hinigugma, na sayo na niini, usa pagmagnon aron dili kamo madala sa mga sayo sa mga malapason sa balaod o mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Kristo Jesus kay iya man ang tanang dungo hangtod sa kahangturan. Magahapo kita. O Diyos, malaming kamahanan, salamat kayo Ginoo sa nako kayo magpribilyo karong nga oras. Nagahamyo ko kanimong inuuna sa atong kaugalingon. Nagapaubos ako tungod kay wala ako'y mahimo Ginoong Diyos sa akong mga liwatan. Wala ako'y mahimo aning isahin mo Ginoo kung wala'y gikan tabang niya kanimo. Wala ang Espiritu, inawilang ka na mo sa matagusan ng pinabuhi sa pagtaks o alaw sa pagpamuhat ka ron sa matagusan na mo ng kagalingong Ginoo. Salamat kayo, ikaw yung ang angayan sa ligan, sa ligan na ko Ginoo, iniinisahin sa iba sa mga pamati amahan, ikaw sa gamay ng mga kapataan at ng mga yung tipo, ligan sa God, pag-isnayin mo rin yung congregation o God, I pray in your news na mag-bless ka sa mga misahe na inyong pinigil ka na mong Ginoo. Salamat inyong mataong na kamuntagon among pangsaligan sa kanan tungod kay wala at yung nilain mag-ibo kung wala ikaw. Dalayon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Magalingkod kita sa prosinsa sa Diyos. Iniimurasa. Ang motor na ni Nabo sa Sikal Peter is walay-lain nag-i-identify sa mga author o pang mga author balilayan si Apostle Peter. And isulat ni Peter o Apostle Peter that of reading the book of 1st and 2nd Peter was by written between AD 60 hanggang sa 65 in a book of 1st and 2nd Peter. Then, ang purpose na nag-isulat ni Peter ang ihangko sa 2nd Peter or 1st Peter to 2nd Peter, the believers who have been dispersed throughout the ancient world and were under intense persecution. So, daghan kayo na ito makita kung daghan kayo ang atong maobserbahan ng panahon nga mura na o ginashake ang kalibutan sa paglutos tungod sa kasamok, tungod sa trahidya na atong madugan o makita sa TV. And anyone understood persecution, it was Peter. He was beaten, blotted, punished, and jailed for preaching the word of God. Kung imong nagawa ang pinabuhi ni Apostle Peter, sa diyang siya nagwali, daghan din kayo mga kasamok, daghan ay nagadakop sa pulong sa Ginoo, kay tungod kay dili nila gusto nga makatulog sila sa mayong balita. Then he knew what it took and endured bitterness without losing hope in a great faith living and obedient victorious life. Pero padayon gyapon si Apostle Peter sa pagsangyo sa mayong balita o pag-share ngadto sa iyang simbahan sa mayong balita uban ang iyang mga tingunan o uban ang iyang mga kamimbruhan. Now, hindi nga oras sa kaisunan, itanawan na ito ang pulong sa Ginoo sa atong ibasa. So, mag-isluta about sa spiritual growth. Kay kung mag-isluta ang spiritual growth, daghan kayo pamagi, daghan kayo o mga pag-intindi kung sa ang classification about spiritual growth. Lahi ang spiritual growth kaysa sa physical growth. Amen. Lahi ang pamagi sa spiritual growth o lahi po ang pamagi sa physical growth. Pakita na daw o pakilingin sa inyong katapat.
spiritual growth o physical growth? Siyempre, ato makita is ang physical growth. Yan, dati, kinikakong katapan, medyo, kaya-kayati, pero karon nalambong pa. Yan. Muna ang physical growth. Pero ang spiritual growth, dili na ito makita. Kung nagtuko pa ngayon ang usa ka anak sa Diyos. Now, continue na. Ikalawa, sa atong ibasa ganina, in 2 Peter chapter 3, verse 17-18, ako masamusa, apat na mo mga hinikuma, na sayon na ni ini, busa pagmagkon aron dili kamo madala sa mga sayop, sa mga malakasod, sa balaod, o mahulog gikan sa inyong lingkod niyang baruganan. Padayon inuon kamo sa pagtuo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas niya si Kristo kay iyaman ang tanang dungog hangtod sa kahanturan. Iyaman ang dungog hangtod sa kahanturan. Amen. 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 Walay ato ani. Walay ato ani. Kung manampok ka sa physical, kung nagtuo ka sa spiritual, glory to God, iya ka Diyos. Kaya ang Diyos mawin nagpatuo sa imo sa dili yun makahimo ang tao na makakatubo sa usa ka tao. Kaya ang tao, ito na lang din na siya, mutudlo, pero ang Diyos mao'y magpatubo. Amen. Ang Diyos mao'y magapamuhat sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Hindi nga oras, gusto pa ko, understanding the spiritual growth. Kung may mong nag-understanding, nasabta na natin eh. Matod pa sa atong nabasa nina. Naisayot na kamo ni ini ang unsaon pagtuo. Naisayot na kamo ni ini. Mismo ikaw ako, kahibalo ka kung unsa ang nakita o unsa ang imong naobserbahan sa liyang nagtuo ka sa spiritual. Amen. Amen. Amin yung mga kaigsunan, dapat yung natuwang klaro kung nagtuo pa ang atong spiritual diya sa Ginoo. Amen. Naobserbahan ba nimo sa imong pagbalingon ikaw mismo lang? Naobserbahan ba nimo sa imong pagbalingon nga kung nagtubo ba yun ikaw o ako? Pag once ka nag-ampo ka, kay dati na dili ka may ampoon o karon na sige kag-ampo, nakita nimo. Wow! Grabe! Lord, nagtubo ikaw, Lord! Kay dati mag-ampos pagkaon ikaw mag-ampo. Dati mag-drive ko, makalimot ikaw sino. Pero karon, Lord, kaya natungod, kaya nahulog ko sa kanan, kaya ang bukod ito nito. Nga di na ito mahulog ko sa akin. Basta hindi ang nakahinugtog na nahulog ko sa kanan, di ang nakasing ampo. Hallelujah. Amen? Amen. Muna, dapat nato masabtan kung unsa kit ang espirituhanon ng pagtuo. Ah, look at sa picture. Una-una is, dili ka pwede magtanong kung tausa ka tanong makawin na nagtuo na. Meaning, magsungod din ka sa liso. Amen? Magsungod ka sa liso. Muna nga, kung di mo maranos sa disco galina, pagdawat din mo pang Kristo, dili po ang pasagot na wala ang imong mga kasala na kinayang. Nakapagod na. Muna nga, process ang growth. Process. Dili ako mati ka. Lord, ubigin ko na ito sa imo, Lord. Dasig kayo. Pag-abot ang punto na inag-discovery sa imo. Hindi na po niya sa baptism. Kaya binago pag napaayo ng talo. Mukupuan man niya ay. Ang noon! Magawala! Amen? Process sa una. Unang nagay pagsulay, meaning, di na process ang ato ang growth sa pagpangalaga sa Ginoo. Di na testingan ka ba? Di na testingan ka kung paano ta magtubo niya sa Ginoo. Amen? Amen? Pwede ba ka magtanong na bunga na? Nakubo na ang bunga na bunga na? Hindi pa pwede. Meaning, una ka sa liso, inanap mo ng spiritual ba? Inanap spiritual ng pagkinabuhi. If you have ever tried to make a plant or garden alive, you will probably notice the time and energy it take to help the plants grow. Diba, atagang hindi mo ang time, atagang hindi mo pag-observa ang usa ka tanong. For example, nagtanong ka o sitaw, kanang baton.
Di ba? Bila ka adlaw, bila ka days, bago nag-inahintay sa nasamay na ng kaliso na nagkuha na, naanay puluhan. Di ba? May utang, magkakala na ito, bago ko 5 days, bago sa nag-inana ang miso, nagbubo, naanay puluhan. Di ba? Kaya naman, gihagdagan din mo o gigayon o oras o energy sa pagtabang sa usaka, tanong, maupon na sa atong kinabuhi. Tabangan nato ang atong kaugalingon na magtumbo ka niya sa espiritual ng pagkinabuhi. Dili lang na hindi, paspas ka mo! Ito ang espiritual. Hindi ka pala. No! Pakaisunan. Inahangalan magmata. Hindi mo katapat. Magmata! O pagtumbo! Amen! Amen! Ngayon ang preterbili na. Ang pinaka-main verse ito, 2 chapter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kung sa'y pagtupo, mo't pasamot, dili ka kinahanglan na undang. Dili ka umundang sa pagtupo, diya sa Ginoo, do not stop growing. Amen? Amen? Muna nga, dili, dapat ka na naatay, unaw-unaw, kasi-kasi pa nga, na nandili ko kung dito, sa prayer ako. Gusto ko makawani ko sa ako sa prayer meeting. Amen. Kaya gusto ka magpatubo sa Ginoo. Gusto ka magpatubo sa espirituwal na pagkinaboy. Disang-asa tayo mutang sa Ginoo. Magpatubo ka. Amen. Araw ng church, araw ng imong kaugalingon, mauswag. Kung ang tao ang hindi magtubo, wala na nag-uswag. Wala ang Ginoo. Ako sa katawa na wala, hindi mo nakita na may kausapan siya ang pinapunik wala na nagtuko sa purong sa Ginoo. Amen. Kaya kung nagtuko na, may kausapan. Amen. Amen. Kung magtuko na, din eh, may kausapan. Nanawa ang picture. This is not referring to physical growth like you might see from plant. Rather, the passage is referring to spiritual growth and growing closer to God. Ang gusto sa Ginoo dili sa tawanon, ikan sa gamay na bata, ang pagdadako, babae man, o lalaki. Kung dili, ang spiritual mo, maaw na nga sulod. Nasa sulod, magtubo ang atong talag. Magtubo ang atong espiritu. Amen? Dili sa Ginoo makita. Kung makita man na ito, na-observan na ito, kung sa katao, dati makasala ni. Dati, ka-inom ni, katagay ni. Karoon, nag-serve ang Lord. Wow! Diba kapag kanindot, wag na namitin, kapalang lumot? Maya-maya, kung ang tao, kung nag-inana ang iyang kinabuhi, nagsuway sa kabukun sa Diyos, meaning, nag-service yun, nagtubo na. O na ayaw na inabtik, ay nagtubo na. O na i-review ang yawa. Kaya ang yawa, marami ba yung kalasin po, mo magpatubo po ng pride. Masumbrahan na. Nanampan na. Sige, sumpakiigit sa pastor. Sumpakiigit na. Walay Kristuwano nagtubo kung inana ang prosito sa iyang mindset. Amen. Ang nagtubo na is iyang karakteristik. Iyang kinaiya lamang. Kung nagtubo ang iyang kinaiya, may kahadlok sa Diyos. May respetong pagtahol sa Ginoo. Amen? Amen? Muna makita na ito sa panahon ng tukaroon. Tulog at tuwing, ibutang ko sa Ginoo. Inyong nausulbahan, kung sa inyong nakita. Diba may ara na bugmaay, pagpasayubanay, nagtinabangay sa mulato ni Kristo, nagtinabangan ng tirma, tabangan ng ikon, tabangan ng church ng muswa, dili itong malaglang. Amen? Amen. O nang atong makita. Dati wala na, pero karon wow, Lord! Amazing kayo ka nun. Grasya ang panon. Tinahanglan magtubo ang tao, tinagi sa pulong sa Ginoo. Tanaw na ito. Kung sa may pamaki, what does the Bible say about the spiritual growth? Maubani ang Ginoo sa Biblia? Gibutong pasto pa. Maubani ang Ginoo sa Biblia? Dasi kaon, panak, o kanak, mo ba na ang ingon sa Bible na magkaon tagbala o bitson para magpatubo sa spiritual? No. Isang i-birth, nag-birthday ka ron.
I-invite yung tawag kami. Ang tawag, nagubayang niya. Yung tawag. Mga pala ang iingon sa Bible about the spiritual growth. Dili. Ang ganang pagkaon nagpahatag na lang kaayuan sa atong kinabuhi nga ma-imsok ang atong lakas. Physical. Magpatubo sa lakas. Dati, perte ka pa yan si pastor, pero na huwag ibuyan sa panba. Kusina. Sabi niyo, yung physical growth na. Nagtubo man ang atong ang physical, pero kamusta man ang atong spiritual. Now, the Bible says about the spiritual growth is as long as we put our trust in the blood of Christ. Sabihin na to ang dugo ni Kristo. Muna ang ingon sa Biblia. The spiritual growth process begins. Process, hindi at umapit magtubo na lang yung spiritual. The Holy Spirit begins to work in us and transform us. May tindi, may kausapan. May nag-usap. Amen? Labi na sinong pinuhatan. Grow na. Nag-grow out that thing. The istorya pa, nagpupa ang Ginoo. Wala nang nag-grow karoon, grasya sa Ginoo, nagpupa ang world of God sa pagpa sa tao para mong ingalit. Amen? Amen? Amen. Paspas sa ginig para paspas sa man. We become less like the world and more like Christ. Ito ito, the Spirit help us. Ang Espiritu Santo, mutabang sa tuwa, ma-overcome. Kung mag-overcome ka sa lahat, ang Holy Spirit, mutabang sa tuwa. Amen. Para di ka mapaktias. Di rin mapaktias ang kinabuhi sa Kristuhanon ko. Ingon ka nga, Lord, ikaw ang mukontrol ako. Ikaw ang mukontrol ako. Kung dala ka ako. Deny the flesh. Amen. I-deny nato ang unod nun. I-deny nato ang unod nun nga pagbati. Next, sa ingon sa Philippians chapter 1 verse 3 and 6, what is spiritual growth? Ingon pa si Peter, ingon pa si Pablo, I thank my God over every time then I remember you. Ang pangunta na, naka-remember pa ba mo sa pagkamaayo sa Diyos at lawatap? I remember you in all my prayers. Hindi po ko pasamot nga, ako mahimalwa na, ako ma-remember lang sa panahon na mag-ampok na. Hindi po ko pasamot niya na, na nag-group ka, kay nag-ampok ta sa Ginoo. In time, pray for all who view, I always, in all my prayers, for all of you, I always pray with joy. Muna ka, mag-ampo, tangan ay kalipay. Amen? 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 Di po gusto ka ni Pastor mag-ampo. Ampo ka! Wala kayo ampo-ampo! Malipay kakakala, wala ko ka ni Pastor. Saan naman is pastor, mamukos mo ko dyan. Kapol, magiging mo ampo. Ang Ginoo, ang Banal na Espiritu, maoy mo, iyari mo, para mo ang pukta. Kung sa ingon, uban ang dalibay. Because of your partnership in the gospel, from the first day until now, being confident of this that He who began a good work in you will carry it on the completion until the day of Christ Jesus. Well, hindi na gusto nga ang kinabuhi sa mga anak sa Diyos madaw ng karinti. Kinahanglan na katubo ta, magtubo ta. Amen. Amen. Hindi na yung natapag. Magpatubo ta. Magpatubo ta. Hallelujah. Magpatubuta sa pulong sa Ginoo ni Kristo. Oh, the spiritual growth first. Kung saman ang spiritual growth first is spiritual growth involves learning more about and leaning into God.
Amen. Amen. Spiritual growth can be reflected through our action. Motokimo na ito. Ang spiritual na pagtubo, mao ni ang makita sa tuwa. Makita sa binuhatan. Amen. Amen. Makita sa binuhatan. Physical man, spiritual man, makita sa binuhatan. O di makita sa atong mga unsay atong kalihukan. Dati, kadawa ka karon. Ah, chupi na lang. Kaya na ako sa Ginoo. Amen? Amen? Makita sa aksyon o binuhatan ako. Lihok. Muna ang spiritual growth. Diba, sinahan mo yung makita. Mga Kristohan lang nila. Unahan mo yung makita. Eh, questionably na. Questionably na. Kung nagtubo pa ngayon siya. Kaya sa Ginoo. Then, ikatulo, spiritual growth is glorifies God in many ways and we see how God is working in us. O sa ito, ang spiritual na pagtubo nga, dahil mo ng Ginoo, may maya ang Ginoo sa tanan niya pamahagi. Amen. Amen. And we see how God is working in us. Makita niyo kung unsa ang Ginoo sa pagpamuhat niya sa imong kanako. Unsa man ang gibuhat sa Ginoo nga maayo para sa imuha. Nakita ba nimo? Nakita ba nako? Nakita ba nimo o nato ang pagpamuhat sa Dios? Klaro kayo, una-una, ang kamatayan ni Kristo sa krus sa bayo, giluwas na. Muna ang pagpamuhat sa Dios. Nahigong mga maan, ipadala ang Espiritu Santo o mao si Kristo, aron kita makasinati sa kaluwasan. Amen. Wala kita kapasangan sa Ginoo. Una, magpatubo kita. Dili ka. Dili lang nga. Every Sunday, maglingkod ka sa rambo kamatilan. Pinahanglan, may action, may changes na makita sa imong kinaboy o sa akong kinaboy. Amen. Amen. Ganit ni kapat. Ano pa siya? Spiritual growth is centered around Christ. You must trust in Christ. Focus on Christ. Pray that God conforms you into the image of Christ and praise the gospel of Jesus Christ to yourself daily. Muna maagdok ka manangin ang tungkol kay hindi pa natin taro kung kita pa nakaangkon na bagayod sa kamaturan. Amen. Muna kinahangan sa Kristuano sa Ginoon ang pagtuo mo ang si Kristo center siya sa atong panimalay. Bisan asa. Amen. Bisan asa tamo lakat. Bisan asa tamo adto. Si Kristo mo sentro sa atong palibot. Amen. Amen. Sagara na po naghangin mga naghangin Kristuano niya mo adto mo bibanding-banding sa luas tapos dili ka sentro si Christ. May nito mga video key. Hallelujah. Hallelujah. Every Sunday pa. Sa gawas, ni Juki. Hello. Spiritual growth. Dapat sa banding sa inyong pamili, sa banding sa atong panagtigong, kita kay anak, mata sa Diyos, dapat yun ang mga unbeliever, makita sila sa tuwa mo. Wow. Inanak nila yung mga anak sa Ginoo. Amen. 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 Dapat si Kristo naagin sa palibot. Well, grabe si Christ no. Nakapagin gusto na ito ba mga Lord? Matayin ni Lord eh. Siyempre, anak ng taliya. Siyempre naman ang yawa. Satanas, mali ko eh. Iyaragin yung mga palibot eh. Hindi ko pwede. Kaya kita anak ta sa Ginoo. Lahit ta sa uban. Gagili anak sa Diyos. Amen. Dapat si Kristo mo'y naasa palibot. Around Christ. Ingat ikatwa is you must trust in Christ. Focus on Christ. Pray that God conforms you into the image of Christ. Dapat ang atong pananaw, ang atong makita, focus ka kay Kristo, nga siya doon ang makita ang image sa tuwa. Amen. Si Kristo ang image, ang mo'y makita sa tuwa. Praise the gospel of Jesus Christ to yourself daily. Muna mabasa sa Biblia, dapat ang pulong sa Ginoo, manangyaw sa ito ang kagulingon.
Lord, nindog na yung ulo dito, asan niya isang kuwi? Unang bina-encourage na sa ulo sa Diyos. Sometimes, magbasa na sa Biblia, na-ay, mabasahan niya na isa'y naka-experience. Kung isa'y nagbasa sa Biblia, tapos nabasahan niya niya na nakasala ang tanan na ilayo sa imaya sa Diyos. Basahan niyo. Diyan sa Genesis chapter 1, chapter 1, ulit mo sa ayaw magpamakatay. Igukwari. Next. Inis tayo ng Bible. Pero man, linoot. Ingon siya, ingon siya, ayaw pamalikas. Ay, ako ni. Next studies, rita kay Murat ako mag-inarilo. Diba? Inana ba? Inana sa yara. Ano na kayo pa na? Una ako na iguana eh. Una ako na iguana. Kaya pag sa kanakan, hindi mo pa na ako, dili lagi pag dawat mo kay Kristo, nausap na, dili pa na nausap. Muna nga, process ba ang pag-brook, pag-tubo, hindi mo, nindot kayo na ni, pag-bas na na-aprihan mo, tapos nabasa niyo mo itong, ayaw pang pamangka, ayaw pang bubong. Ay, murang ang awang mo, hindi pa ito, pero pag-basa, ayaw pang mangka, ayaw pang bubong. Ay, murang ako mag-inig, inig siya ko ni Lord, kayo murang, pangit man. Di ba? Dili na mao ang pagtubo ng Espirituano. Nindot noon na kung i-accept na ito. Oh Lord, naigo na po kuni mo, Lord. Naigo na po kuni mo, Ginoo. Salamat sa mensahe na inyong ipabasa sa kuwa. Nga panahubukan ko. Mamakakre ko, mamalikas ko. Una nga dili imin sa makita sa ni Kristo sa inyo. Kung dili imin, ginayaw ako, ginayaw. Una nga dili magtubo ang tao. Tungod kay wala ang ipahari si Kristo siya pinabuhin. Isa pa may nakaingon din nga, pag may mo nalang masumay sa word nga, yate. Peste. Hallelujah. Kung nagtubo na, dapat wala na ng mga word. Isa mo na, peste nga ka na ang sapat. Diba? Kung anak ka sa Diyos, kung nagtubo na, makita sa binumata kung aksyon, kung word sa ato sa atong kadalitok, sa atong mga papa. Amen? Amen. Muna na kung may ara pa sa atong ginikanan o sa atong asawa pa na i-review na in the name of Jesus, layas satanas. Ang muka kung makunsan na patakumul sa atong kumpana. Sa tuyawa ko? Diba? Inana ba? Pero pinasuntihan mo sa kamaturan kung nagtubo ba kayo ikaw? Amen? Amen? May mag-amen? Lugit ako man. Spiritual growth is always leading to God in every circumstances. Amen. Muna pagtubo, kumayara sa circumstances, may ara pa na namin. Amen. Amen. Muna ang hindi na ito i-review sa tumuna-una nga kung nais circumstances, may pa na namin. Mali na, nais circumstances, pagpasalamat sa Diyos, tumod kayo pa na namin na sa tuwa, kay tumod ka na, usap ka kayo doon sa atong kinabuhi. Kung nagtubo, pagayon na niya sa Ginoo. Ang sa ito, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Nako, ano nyo? If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Una-una, i-challenge na ito itong kamali mo. Kung di rin ako i-challenge na itong kamali mo, yung sa ito, it doesn't change you. Di rin kong kamusa. Di rin kong kamutubo. Una-una, i-challenge na ito itong kamali mo. Lord, nasigap, Lord. Challenge the Lord. Amen. 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 Wala ka sa po. Pero nilagbig ka namin ang pulong sa Ginoo ba? Una-una na ikaw, ikawali ba? Kaya bisan, pastor ko, Lord, hindi ko perfecto na ako'y sa iyo. Hello. Kung na nga kina-challenge ko sa Ginoo, nga i-challenge na ako akong kamali mo muna. Amen. Amen. I-challenge yun na ito atong pabalimot. Aron, may kausapan yun sa atong pinamuhi. Ikaduwa mo ito, spiritual maturity is not reached by the passing of the years. Kung sa pakadugayon, dili ka sa pangalagan sa Ginoo, dili na po pasabot na nag-grow na ka. Dili po pasabot yung pila nakatuin na nalagan sa Ginoo. Nag-grow na rin po ba? Oh, thank you. Dugay na mong ito sa pamumuhay. Diba? Nasa kadugayon mo sa pamumuhay. Eh sa pagkakuhay ka ng kumos, wala kang Kristo, tingnan mo
wala. Hello. Wala ka nagbumit ng Kristo. Muna ng mga tao, nangawala. May maligo sa bali sa mga pastor, mga encourage sa mga leader, nangawala, damay lang kayo ngunit, wow, yung smile ang tao. Pero pinachallenge sa Biblia, mga kaisunan. Pinachallenge sa, but by obedience to the will of God. Obey ka! Amen! Obey ka! Amen! Muna pagtubo, musunod ka, mature ka sa pagpapalagad sa Ginoo, mutubo ka niya ang Kristo. Ay gusto ni Kristo nga magpabigin na siya. Linking of the Holy Spirit is spiritual growth. Kung hindi ka sa balang Espiritu, mawag nagtubo ka. Ginagiyahan ka sa balang Espiritu. 1 Corinthians chapter 3, verse 2, 9. Kaya ato, gibuhin ka mong gatas kung dili sa kahit pagkaon. Kaya dili man, kaya dili, mawag hindi mo na ako nilinas sa diskon. Hindi na ako nilahos. Kaya gusto sa Ginoo, hindi tadapig sa kapaglo, hindi tadapig ka kapulos, kung hindi tadapig ka ka, Kristo! Dapig ka sa Pasko Gato, hindi ka ang German. At hindi ka sa Pasko Gato, ang German na. Hello! Hindi na mao ang pagtubo, kung hindi na mao ang basihan sa pagtubo. Amen! Ang atong basihan sa pagtubo is nagbasita na si Kristo mao higiya sa ato. Si Kristo mao ang nagpatubo sa atong pinamuhi. Na ito ang kaputang nga direction kung sa ipo ang pasabot. Unang is negatively. Negative. Kung sa hindi natin na itong ibasa kanina, we must depart from sin. Dapat may palayo tanin sa salat. Dili po ang pasabot nga na ang salat niya inunin mo salat. Hawak ka sa po. Hindi rin ka nuhawa ang salat. Kung dili ikaw mismo anak sa Diyos, mupalayo sa salat. Amen. Amen. Mupalayo sa salat. Dili ang salat mo, isubuo ni mo ang salat. Hindi ba please? Please salat me. Dito ka po salat. Dito sa po. Dili, pwede na. Amen. Amen. Ikaw matao, anak sa Diyos, ikaw mismo mupalayo sa salat. Kaya ang salat na anak ng hindi. Negative na sa atong ibasa. Ang positive, we must focus on God. Asa ka mag-focus? Sa sala o sa Ginoo? Simple na ito ba, Pastor? Siyempre sa Ginoo. Karoon kayo sa Ginoo mo ka mag-focus. Kung sa man ang dapat imong usapon sa imong pinamuhi. Amen. Kung sa man ang dapat imong usapon sa imong pinamuhi. Ingon pa kanina sa quotes is, i-challenge ang inyong kabaliman aron may kausap. Amen. I-challenge. Kaya, challenge. I-challenge na ito itong kabaliman. Hindi pwede nga si Papa mo ang challenge si mo. Kaya ang kabaliman mo, makasalara na. Si Pastor, makasalara na. Pero kung tapang para sila sa inyo, para ma-challenge ka, pahinundong sa inyo, anak ka man, amahan ka man, inahan, ina-challenge ka, sa pulong sa Ginoo. Dagay mga Kristo, ano ka siya? Imo niya niya. Why am I not growing? Why am I not growing? Pero wala pa kung nagbubo. Ingo ba siya, why is God not working in my life? Isa na kayo ng pani. Ang Ginoo, wala kang good, wala kang isa nagpamuhat sa kuwa. Nabay na kayo natin sa itong kabalimot na isa may nagkakristo na na. Abin niyo, Ginoo pa na kapaninam. Dili nimo makita kung nagtubo ka ngayon ka. Kung dili na ko makita ako sa katao kung nagtubo ba na siya. Pero nakita na ko sa iyang action. Amen? Amen. Nakita na ko. Una, ingon pa sa akin pa, you might not see it, but you are growing. Dili nimo makita, pero grabe, pero tinanan na lang, tubo naman ko. Tubo na ito. Dugay na ko ng tubo. Amen? Kanalig mo yung pagsumpid nimo. Kanalig ang pre-kag-instrument dati, ang imong pinagita is silhig. Karoon, nag-keyboard, nag-gitar na ka o Ginoo, kaya nga nun, nagtugyan kasi yung pabulingon sa Ginoo. Amen? Amen? Paspas, amen? Amen? Amen?
sa Diyos ang inyong pinamuli. Kung nang nagtubo ka na spiritual na pag-inamuli. Example, spiritual growth. Ano ba? Isa may nangasawa, isa na o, isa ay nangasawa niya na wala nangasubmit. O ba na? Balik, ano na mo eh? Ina ang Diyos, glory to God. Glory to God. Kaya na kay asawa o ba na wala nangasubmit sa imo ha? Glory to God na! Hallelujah! Ikanawa, do you have any inconsiderate about husband or wife? Glory to God! Kaya kung naman kay asawa o ba na wala nangasubmit, kaya na wala nangasubmit sa imo ha? Glory to God! Ano pa po yung kastulahan na wala nangasubmit ako asawa, wala nangasubmit sa problema, glory to God na yung pastor! Glory to God! Ikaw, ikatulo, do you have a bad voice na a boss? Na ba kay bili nga yung mga bossing? O amo? Glory to God. Muna nga, sometimes, mamali ang ako ng city. Magpupos na sa akong mag-submit ni Pag-ahis. Gusto kong usapin ako masama. Na ikaw, pumunta na nag-submit, baka banahan ka. Ikaw, makasawa ka, nag-submit, baka simong banan. Ikaw, mga anak, nag-submit, baka simong papakamahan. Glory to God! Glory to God! Wow, praise the Lord! Isting na sa itong pinabuhin. So, pero ayaw pag-struggle. Pag once nga naakay inani ng mga buta. Kung ano nagtubo ko na, Pastor? O ba ng example sa pagtubo, Pastor? Yes! Amen? Ano man ka na sa reflection? These are all opportunities that God has blessed you with to grow. God's great goal is to conform you into image of Christ and nothing will thwart this plan. So, ito ang pasagot. Kung ang opportunities na dihatag sa Ginoon sa inyo, ha? Kung asa ka mo class, kung asa ka mo doon. Amen? But sometimes, mo doon ka sa wala ka sa amin, nagyaw-yaw yung mga asawa, nagyaw-yaw yung mana, tapos ikaw ang asawa, huyaw-yaw mo kasi mong mana. Wala na mo nagsinabtanay o wala na mo pilit na mo makita ang pagtubo niya. Gigan ko sa malay, at gigan ko sa trabaho, tapos ikaw ba, nagkatulat na nagyong, wala na nagyaw. Imbis mo yung tinanay mo na lang kaya. God, glory to God. Katingong yung kliyan. God, glory to God. God, hindi na hirumaga. Amen? Wala nga balita doon ako ni. Kaya kung mag-focus ka, submit, eh, hindi ako masakit. Kaya kung Lord, salamat kay Arak at nagpupungkos sa akong pagalingon. Kaya kung wala ka, Lord, nagtupa na ng kaldero sa kagtang sa akong asawa. Aba? Una, salamat ka sa Ginoo. Amen? Salamat ka sa Diyos. Kahit ikaw ako, nakapilit kang pana o asawa ng anak sa Diyos. Amen? Yan, naka-anak ko kapumutan. Yan, naga-komedya sa Ginoo. Una, tanan. Ang gusto ipabot ni Kristo ba, siya Diyos ang makita diya ko ng imis. Siya yun ang makita ang imig sa itong pinagawin. Kata, sa hinanaman yun, tinawag na yan, reality na. Dili makasubmit ang inyong kamahan, dili makasubmit ang inyong bata, dili makasubmit ang inyong mga asawa. Kata, lahit na ito yung interpretation. Masuko na yung hunta. Hello? Sabi nyo ka na, sige, suko. Wala ka na nagtubo, sige, kasuko. Sige, yaw-yaw. Pag-lumaga lang! Kasi ka, pari mo, ikasa na bawin ka, wala ka lumaga! Wala ka lumaga! Isa lang kasi, ikaw ang inahangya ko. Ikaw ang inahangya ko. Kaya wala nito masana, ikaw ang glory to God na. May naakoy anak na anak ka sa Diyos. Amen? Kung magyayaman ang kaya na lang yun, may pag-glory to God. Thank you, Lord, na ako'y asawa mabuhutan. Thank you, Lord, na ako'y asawa mabuhutan.
Glory to God, Lord. This is me. Amen. Muna nga, diyan niyo makita, kung diyan makita sa inyong husband, tuway ko anak, na nakita ni nila ang ibig si Kristo. Pili ang ibig si Satanas, at pagpili na masipo. Basahan ang saan mo, 36 also. Una ang Biblia niya, ayaw kasuko, ayaw kalago, kay ka na makalago. Amen. Biblia mo na yung pastor, tama, pinanigos kami. Psalms 37:8. Saan mo sa 36 also? Ayaw kasuko, ayaw kalago, turut kalibundot, kay ka na makalago. Oh, upermente ho na, kanagundag. Permite ho na, makapot, sa lubala, wala pa katungak. Balik ko na po, glory to God, glory to God, glory to God, Lord. Ang araw ko na po, tayo asawa. Amen? Amen? Amen. Unang goal na dapat makita ni si Kristo sa atong pinagawin. Ganun na kayo ba ito? Araw makita ni si Kristo sa atong pinagawin. Baka, ah, permite, ang kasuko. Kisa makita ng image. Dili itong picture na itong sa video nga ang nagway sa yawa ay sumay higit ko ba yan? Ay bako-bako po na niyong yawa ni. Pero ang karakter sa yawa pa permente kasuko. Permente dili magpa-ilog. Muna nga, anak na sa ino, inalamin ang Lord, Lord, glory to God. Talawin niya ang banat asawa. Na dili din siya makalimot sa panahon ng magtungag. Amen. Mark chapter 9 verse 24. Pasahan natin eh. Ngayon kung ikon ka man, doon magkahimo. Ang talan ni mahimo sa tao, pamay pagto. Ngayon si Jesus. O diyan niya ang amahan sa bata ngayon. Nga nagdila, doon na po'y pagto apang dili pa iniigo. Tabangi in tawon ko. Kaya ang words na tabangi in tawon ako. Dako, kaya niya impact. Impact sa atong pinabuhi. Nga sa panahon ay kritikal ang atong pinabuhi, sa panahon ang mangangit at katabang sa Ginoo, ang sa ikon sa Diyos, tabangan takagi, tabangan ko ikaw. Naghangyo ang usa ka mahal na ato na sakit ang iyang baka. Lord, tabangi ikaw na ko. Muna hukti ang atong pagtuo ng mga ayaw at pagkitabang sa Ginoo. Amen. Patol, balik ko na ako, dili ka permiti na suko, dili ka masiniglami sa panimalay, dili ka mas maklalis sa church, kundi rin yung ayaw nagpakitabang sa Diyos. Glory to God, Lord, tabangin ni, tabangin ni, tabangin ni. Dili ko, lalis mo ba na, lalis mo sawa, lalis mo, lalis mo ka. Amen? Ingay mo, Lord, tabangin ko. Kagamay lang pa ilog pag namparo sa wili. Ay, ko na. Hindi ko na. Dili ko na makita ang ibig si Kristo sa iyong pinapuhi. Now, when we want to grow spiritually, we can start by asking Jesus for help. Amen? Amen. Just like the man in Mark chapter 9 verse 24, they will honor our request and effort to grow closer to Him. Pero gusto yung tapot ni Kristo. Now, alawa na ito kung maupanin ng patubok sa isang katalo. Unaw na, not this. Ang simbahan ba, mao'y magpatubok sa talo? Ang batabang, mao'y magpatubok sa talo? Ang gumma, ang kuya-kuya, mao'y magpatubo sa tao? O kana si Pastor Kibuloy ang magpatubo sa tao? O ang basketball, soccer, volleyball, badminton, o sa padiha, mao'y magpatubo sa tao? Sports game, sports, o media, o ang education, mao'y magpatubo sa tao? Pero kining tanan, dili kayo makapatubo sa atong espiritual na pagkinabuhi. Ay, location, that is normal kay para makatuon ka, pero dili ka sa maoy makapatubo sa iyong espiritual. Ang location mo ay magpatubo sa iyong kahibalo, aron na ikaw makita na ako na kay pinag-aralan. Pero dili po po sa buong tanahan ay pinag-aralan, i-reject na dahil ato ang mga walang pinag-aralan. Dili po na i-image si Kristo. Amen. Daghan kayo ng graduate, pero wala kang inaligyan sa saktong mapamahi. Amen. Dili na buot pasagot sa pagtubo. Kung sabi buot pasagot pagtubo, but this, only ang klaro na tingin. Bible, ang prayer, ang evangelism,
ang pag-worship, ang pag-awit, ang pagbaptismo, baptism, ang pag-children ministry, o uban pang ministry niya iya sa Ginoo. Diya imo makita kung sa katao ang nagtubok yun, kay tungod kay nagpatawid siya sa Ginoo. Amen? Amen. Diya imo makita, wow, nagtubo ang bagong buhay. Kay tanan, nagpagamit man sa buhaton sa Ginoo. Amen. Amen. Nagpagamit man sa buhaton sa Ginoo. Some other ways we can promote spiritual growth include connecting with other Christians. Kasi hindi po ta kapahibalo, madili ka makikunik sa mga Kristiyano na. Church of God, Christ of Christ, Church of God, Assembly of God, Praying to this, Foursquare, Pentecostal, basta kutob sa Evangelical. Pwede ta mo kunik sa ila. Eh kasi nag-unaw na rin, nag-focus lang ka, sabi baptist ka lang itong mag-unik. Sabi baptist ka, dito ta mag-unik. Hindi po na mayo. Dapat makikalunin po ta sa mga Evangelical churches. Studying the Bible, forming prayer habits, i-habit na ko ang prayer, showing love to others, obeying the Word of God. And then, nang gusto pa ako kay Kristo alam sa itong pinamoy, umana, umali. Conclusion na ka. Kung saan may dapat po ako na ito, do you want more boldness in your life? Amen? Do you want to grow? First is, you have to get closer to the Lord. Pakisuot ka sa Ginoo para magtubo kita pa kayo. Amen. Amen. Makiksoon ta. Makiklos ta sa Ginoo. Amen. Nabas Biblia nga, yung sandugay na sila, nakikuban, tapos sige niya kung pangunahan ng Kristo, ha, David of Judas. Isa man ako mamahal, sa dalugay mo nakikuban sa kawala, baka nakita sa inyong mamahal. Sa Ginoon, you have to get closer to the Lord. Di po din, di po pasabot niya, uban permit niya ang Ginoo, kanang nagtubo na ta. Buot pasabot, inahanglan yun na to, na ma-close pag yun na to, sisa sa atong tinaboy. Aron, mauswag pag yun na atong tinaboy mag-tubo. Ikalawa, you have to remove things that are distracting you and align your heart back to Christ. Kung gusto sa Ginoo, mga, nga, i-remove natin itong mga butang na naka-distract sa atong kinabuhi at itong ipadilayon. Kung saan itong mga butang na naka-distract sa itong kinabuhi, ikaw lang makatubag niya na kung ang Ginoo o pag-istorya sa iya. Then, align your heart back to Christ. Kaya ang Ginoo magamuhat yun. Na ang heart rate, pero gusto sa Ginoo is ang dapat imong heart is nakakabit sa baha. Aron si Kristo mahisayo nga ikaw nagtubo sa iyang puntasyon. You have to be alone with Him in prayer. You are spiritual as you want to be. Then you hunger for Christ, find a lonely place and pray for more of His presence. Then seek His face and focus on Him. Binibilib ang kininga passage o kininga scripture na itong ibasa mga kaisunan, dili kayong ulabay kawag sa itong kinahoy. Amen. Amen. Understanding the spiritual growth nining orasa. Growth in the grace and knowledge of Jesus. Amen. Balik ko na itong pagbasa. Atong tunganan. Ready? Go! Growth in the grace and knowledge of Jesus. Magalong mong kasumulo. Ginoo, salamat din yung matawag pagkakunta ko. Salamat, Lord, sa inyong word na kanong ipabot niya naman. Salamat, Lord. Nga, masantayin na ko kayo ang spiritual na pagtubo. Dili sa mga pagkaw, dili sa physical na makita sa mga kundin. Kanang mga utang na gusto pag hindi mo makita sa mga Lord yan na wala pa naman makita. Spiritual growth, Lord, maumili ang pinuhatan na mo, ang aking katuluhan, kung kumunyan si mo ang magpagalit sa kukuluhan. Salamat na niya, Church, bagong buhay is easy. Pray, Lord, to bless mga inyong mga kanakang pagintanan, pero nanginis na kayo sa in the name of Jesus, Amen. O, oh, Amen. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Ang Diyos sa pulang sa Diyos.